guys, ngayon ay Friday. And dahil Friday, 6 AM, gising na si Kaji. So actually, mula Monday to Friday, hanggang Saturday pa nga, 6 AM ako nagigising. So yun na yun parang routine ko. And then, after ko bumangon ng kama, unang-una kong ginagawa is piniprepare ko yung gagamitin ko for workout. So nag-exercise si Kaji kasi maghapon tayong nakaupo. So kailangan natin kumilos-kilos kahit papano. So ngayon, bababa na tayo and then titingin ako ng saglit sa labas para titingnan ko kung maaraw. And then open ko yung window and then i-ready ko na yung place na pag-exercisean ko. So ayan, inuusog ko lang yung table and then ilalagay ko na yung mat and then magtutubrush muna tayo bago tayo mag-exercise. Papalit na tayo. Kung mapapansin nyo guys, hindi ako yung nagluluto. Meron kasi tayong isang bahay na nagluluto. So, since na maging freelancer si Kaji at dumami na yung client ko, nag-hire na ako ng someone na magluluto at mag-take care ng bahay namin. So, ngayon, exercise na tayo and then, kung mapapansin nyo, may ginagaya ko. Siya si Chloe Ting na napapanood ko sa YouTube. So, siya yung ginagaya ko every time na mag-exercise ako. So, mula Monday to Friday, nag-exercise ako. Minsan, may palyan din. Pero, around 10 to 15 minutes lang yan, guys. Minsan pag sinisipag, minsan 20, depende sa mood. Since maghapon tayo nakaupo guys, medyo lumalaki yung tummy natin. So yung aking bino-workout ngayon. After mag-exercise and habang nagko-coffee, kina-check ko na yung mga emails ko para makita ko kung ano yung gagawin ko. And then, kakain tayo ng breakfast. And then, after mag-breakfast, magpapahinga ng konti and then maliligo na. After maligo, aakyat na ulit ako sa taas para mag-ready for work. So, kung makikita nyo, nasa background ko lang yung aking office. So, sa office, meron akong malaking mirror doon para mas malaking tingnan yung office. Minsan habang nag-prepare ako for work, minsan nagpe-play ako ng mga song and ayan, so kung makikita nyo, nag-open ako ng computer and ipi-play ko yung playlist ko. Pag nagpe-play ako ng song every morning, nakaka-change siya ng mood. Nakaka-energize siya. So, kung gusto nyo high yung energy nyo every morning, try nyo mag-play ng mga song na high din yung energy. Ready. So ngayon, i-open ko na yung working space ko. So tabi niyan is yung bedroom namin and then sa kabila is yung office. So nilagyan lang namin siya ng divider and then every time na mag-work ako, in-open ko yan para sa aircon. And then at 8 AM, nag-start na ako mag-work niyan. Una kong ginagawa is nag-check ako ng email. So dinidelete ko yung mga promotions and dinitira ko lang dyan yung mga to-do list ko. Then after ko mag-check ng email, naghahanap din ako ng client. So meron akong time, isang araw na naghahanap ako ng client. So after ko mag-send ng application, nag-check ako ng to-do list. And then gawin ko yung mga nasa to-do list ko. And then every time na may ma-accomplish ako, nilalagyan ko yan ng check. So ngayon nag-check ako ng mga messages. And then merong message ng isa kong client na may pinapabook siya na flight. So kung ngayon kailangan siya to-book, so yung gagawin ko. And then, once na magawa ko yan, mag-check ako ng ibang task, mag-check ako ng messenger, mag-check ako ng YouTube, ng email, and then mag-zero naman ako. And then, since Friday ngayon, pupunta ako sa clinic, so kailangan ko mag-ready kasi meron akong 12 noon na appointment.
So ngayon, since may na-receive akong message sa client ko na may tinatanong, so kailangan ko siyang i-reply agad-agad gamit yung Skype. So ngayon, nakikipag-communicate na ako sa kanya and sinasagot ko yung mga questions niya. And then pupunta ako dun sa sheet na pinapagawa niya and mag-check ako ng report and then babalik ako dun sa sheet. Tapos i-update ko lang yan. Tapos i-inform ko siya na tapos na. And then magre-reply ako sa mga messages sa Facebook. Tumawag si nanay kasi gusto lang niya Chunika. Tapos si nanay and then si Ichigo is nandun din kasi mas gusto ni Ichigo mag-stay doon kesa dito sa bahay kasi mainip sa bahay. So ngayon i-update ko tong cog sheet ng client ko na pinapagawa niya. And then i-update ko sa zero. And then, after that, i-inform ko si client na tapos. So, ngayon, mag-check ulit ako ng mga messages sa Slack. Reply ako sa mga questions nila. And then, after that, pupunta naman ako ngayon sa clinic. So, 11:30, pupunta tayo sa clinic para sa 12 noon na appointment natin. Ganito guys, kapag freelancer, so pwede kang lumabas ng bahay mo. Anytime na gusto mo, as long as wala kang nakapending na mga trabaho. So, buti ngayon hindi traffic, so madali tayong makakapunta doon sa clinic. So, yung clinic mula sa bahay is mga 15 or 25 minutes lang yan. Tayo sa SM Santa Rosa and bababa na tayo papunta sa clinic. So time check, it is now 12 PM. So ngayon pupunta na tayo and eto na tayo. So ayan si ate, may ina-apply siyang cream sa aking tummy. Yeah, so ito ay once a week kong ginagawa. Naka-promo sila guys, so greenag ko lang and then trinay ko lang. Mapapansin nyo, medyo red na. Kaya sinabi ko kay ate na medyo mainit na. So, magtatagal ako dito sa clinic ng 1 hour and then after nyan, balik na tayo sa bahay. So, ngayon, back to work na ako ng 1:05. So, kung mapapansin nyo guys, hindi ako kumain kasi after nung clinic, bawal talaga kumain. After 2 hours ka pa pwede kumain. So ngayon, mag-check na tayo ng mga Facebook comments. Work din habang chat. Ayan, ngayon nag-play din ako ng song. Pag-good vibe. And then, meron akong one-on-one coaching at 3 PM. So hindi naman siya weekly guys. So minsan lang kung kailan lang sila mag-book yung mga nagwa one-on-one coaching sa akin. So dun lang ako nagkakaroon ng time. So, masyang i-track kung para saan to. Pero yung one-on-one coaching ko, pwedeng Wednesday, Thursday, hanggang Friday. Ngayon, tinuturuan ko siya gumamit ng zero and lahat ng question niya, tinatanong ko. So, yan yung aking one-on-one coaching. And then, habang nag-one-on-one coaching ako, tumawag yung isang kong kliyente. Kasi kaninang umaga, nagsubukan ko sa kanya na merong isang kliyente na nakaka-irita. Kasi nagsasalta na siya ng bad word. So ngayon, gusto niyang malaman bakit nagsasalta siya ng bad word and then sabi niya i-kick out ko na daw siya. So ngayon, nag-check ako ng mga flight na binook kanina, include din, and then i-check ko siya.
4:30, tapos na akong mag-work. Minsan naman 7. Pero ngayon is, since wala masyadong ginagawa, 5 pa lang, tapos na ako. And then, kakain na tayo ng lunch. Ayan. Since wala akong kasabay, niyaya ko si Ate Noemi na kumain kasabay ni Aiki. Mas masarap kumain kapag may kasabay. 6 PM, mag-rest na ako. So, manonood ako ng movie or mag-play ng games or manonood ng TikTok or Facebook. 7, magkakain na kami ni Mark. Kwentuhan. Busy rin kasi siya. So, nasa labas siya kasi. So, maghapon. So, wala tayong masyadong time mag kwentuhan. Ngayon, tatawalat si Chico para kamustahin. O si nanay yung sumagot. Kaya dinajokyo ko si nanay. Kunwari hindi ko siya narinig. Martin. Actually, hindi ako nanonood niyan. Yung asawa ko lang. So, pinakita ko lang. Para alam yung 8 na. So, ngayon, magtutoothbrush na tayo para bago tayo matulog. Na ako sa taas para mag-prepare matulog. Ayan, so gawin lang natin yung ating skincare routine tuwing gabi. And then, after that, ready na tayo matulog.